너를 생각하네. 이런 기분. Father God, continue to cover them, Father God. No matter where they are. Recording in progress. Kasi sila naroon sa dahil ng mga kapatid mo namin nasa Pilipinas, O Diyos. Lord, nisampahan. Ipatutunayan mo sa kanila, O God, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka, O Diyos, kadakila. And that's the reason why, Lord, we have all of Father God the reason na ikaw ay lagay, O Diyos, sa gitna, O God, ng aming puso, sa gitna ng aming buhay, maging sentro ka ng lahat ng aming mga ginagawa, maging sentro ka ng aming mga iniisip, maging sentro ka, O God, ng aming panambahan sa umaga nito, sa pagkatalam po namin, O Lord God, the moment that you put we put you, O Lord God, in the center of our life. Everything, O God, that concerns us, O Lord God, ay iyong patuloy, O Diyos, na sasagutin. Patuloy mo kami sasamahan. Ang lahat ng may sakit, may karamdaman, ay iyong bibigyan ng kagalingan. Ang nasa gitna, O Diyos, na matitinding problema, pinagdadaan sa buhay na ito, O Lord God, bibigyan mo ng solusyon because you are in the center of our life. And Father, today we thank you for the word that we're going, O Lord God, to hear from you once again. And Lord, hinihingi namin, O Diyos, ang pagsama mo, ang pagsama ng Panalang Espiritu, gana po pakasakupin ang aming mga puso, ang puso na yung mga anak, Lord. Lord, we declare, Father God, na iyo, O Diyos, Panginoon, i-refocus ang kanilang mga atensyon at anuman, O Lord God, ang mga bagay na nagbigay ng kabalisahan, O Diyos, sa bawat isa, anuman mga bagay, huwag na kanilang pinagkakabalahan, na kanilang mga isipan, na kanilang mga kamay, na kanilang mga ginagawa, O Diyos, sa oras na ito, Lord. Lord, refocus them, Father God, into your word today. Hayaan mong iwanan nila sandali, anuman kanilang mga gawain. Iwanan nila sandali, O Lord God, ang lahat ng kanilang ng mga iniitip sa buhay. And Lord, hayaan mo ipaubaya nila ito, O Diyos, sa iyo at gawin kanila, O Diyos, sentro ng kanilang buhay, O Diyos, sa araw nito. Sabagat ikaw, O Diyos, ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ikaw ang kagalingan. Ikaw, O Diyos, ang kasagutan. At Panginoon, tulad ng sabi ni Pedro, kanino pa kami tutungo? Ikaw ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Kanino pa kami pupunta, O Diyos? Ganong ikaw, O God, ang pinagagalingan ng aming hininga ng lahat ng aming mga pangangailangan. That's why, Father God, right now in the name of Jesus, help us, O Father God, Lord, na may handa ang aming puso, may handa, O Diyos, ang aming panilig, may handa, O Lord God, ang aming, O Lord God, Espiritu, Diyos, upang misang pa, O Lord God, mapalakas mo. At minsan pa, O Diyos, mabuhay ang dakilang pag-asa na ikaw, O Jesus, ang aming Diyos, ay hindi kailanman tatalikod at hindi lilimot sa pangako. Kami iyong sasamahan pag sa gitna, O Diyos, ng mga kaganapan sa aming kapaligiran. Father, right now, in the name of Jesus, let the child of yours, O Lord God, who is listening right now in this virtual service of the God today, Lord, hindi ka manghihinayang, kapatid mong minamahal, sa iyong pagtutok sa gawain ito at sa oras na ito, Lord God, i-capture mo ang kanyang buhay, i-capture mo ang kanyang puso, i-capture mo, Panginoon, ang kanyang atensyon. Salamat, Ama! And Lord, bless the word that we're going to partake today. Let the bread of life, who is Jesus Christ, continue, Father God, to manifest in every life, O Lord God, today, in every soul, O Father God, that is seated, O Lord God, before you today. I-bless mo siya, pagbalayin mo siya, pagbalayin mo ang kanyang buhay, ang kanyang panirin, ang kanyang pong pagkatao, pagbalayin mo, Diyos, ang lahat ng bagay, O God, na kanyang kinakalinga sa buhay, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Bless them, O God, as we, O God, let you to sit at the center of our life at ikaw, O Diyos, ang sentro ng aming buhay. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people who are seated in the park, who are at the comfort of your room in your employer's house sa Pilipinas at mga naroon, ay sabihin nyo ang salitang Amen in the name of Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Today, kapatid kong minamahal,
ay ating pag-aaralan. Pagkatulad nga sabi ko kanina, kapag si Jesus ang nasa sentro ng ating buhay, lahat ng mga bagay na may kinalaman kay Jesus ay sasaliksikin mo. Amen? At maging kapag ikaw ay mihitig, kapag ikaw ay merong nililiyag sa iyong puso, lahat ng bagay tungkol dun sa nilalang na nakakapture na yung puso, ay aalamin mo. Ganyan tayo minsan, no? Tayong mga tao, tayong mga nilalang ng Panginoon, we use to find, investigate, at tayo naghahanap ng mga bagay-bagay na lalo makapataba ng ating puso tungkol sa ating minamahal at tungkol sa nagmamahal sa atin. That's why today, dahil tayo ang nagtipon-tipon, ngayon, through internet, through wifi, through this virtual Zoom service, ang pag-aaralan natin ay ano nga ba ang mga bagay o katotohanan na nakatago sa salitang communion. We've been doing communion every first Sunday of the month. Tayo nag-gather, kung tayo may physical gathering, tayo ay nag-held ng communion service. At dito tayo nagkakaroon ng pagkain o pagsasalusalo sa tinapay at pag-inom sa ubas o tinatawag na nagre-represent sa alak. At ano nga ba ang katotohanan tungkol sa communion? What is the truth behind the Lord's Supper? Because communion is the Lord's Supper. Ano po ba ninyo sa Biblia? The Lord has already has instituted only two ordinances, no? Una, yung tinatawag na ordinance of baptism na kung saan tayo ay nagkakaroon ng water baptism after natin nagabi si Kristo bilang ating Panginoon at ikapagligtas bilang sang-isang simbolism na tayo nakikipag-isa sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, no? At sa Kanyang pagkabuhay. At tayo din ay napapaptize at pinagpapaptize para maideklarin natin ang ating pagiging anak ng Diyos. At sa communion, ito naman ay ordinansa na itinatag din ng ating Panginoon in the New Testament o sa Bagong Tipan upang ating i-commemorate in memorial to what Jesus has done in the cross of Calvary 2,000 years ago. So ano yung kalagahan ng communion? At yun po yung pag-aaralan natin ito ngayong araw nito. At saan nanggaling? Anong pinagbuhatan itong communion? At ano ang ating matutunan ngayon? Sabagat ang ilan po sa atin ay parang wala lang, hindi natin masyadong binibigyan ng importansya o ng atensyon yung communion. Nagko-communion tayo, we take the bread and we drink the wine, pero wala lang sa ating puso. Wala lang sa ating mga pag-iisip. Ano nga ba ang kahulugan nito? At para ba unconsciously, parang ginagawa lang natin itong isang ritual at dinadaos natin sapagkat may bahagi ng programa sa church. Kapag yung minamahal, hindi lang yan, higit pa yan sa programa. Ito ay isang bagay na kapag maunawaan mo, ay tunay na igagalang mo at tunay na irerespeto mo ang Panginoon, ang kanyang katawan at ang kanyang tugot during that time of communion. Now, in the Gospel of Mark, chapter 14, verse 12 to 16, at ating jump mula sa verse 22 to 26. Sabi po dito, unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampalsa, ibig sabihin ang living bread, no? Araw ng pag-aayin ng korderong pampaskwa, that is the Passover. Tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Ibig sabihin, complete sa package, sabagat yung hapunang pampaskwa ay kinapapalooban ng kanilang mga pagsasalusaluhan. It is not just a kind of meal na pwede mong bilhin sa labas, kapag ito ay merong specific na mga sangkap na inyong pagsasaluhan during the Passover. Now, in verse 13, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. At ang sabi ng Panginoon Jesus, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaki, may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya. So, sa verse 13, makita po natin na bagamat napakalayo ng bayan, eh, nakapagtataka, bakit alam ng Panginoon na mayroong lalaki na masasalubong ang kanyang mga utusang mga alagad upang salubungin itong lalaki ito. Okay? I-meet ang lalaki ito. Lalaki ito daw ay may dalang banga ng tubig. At bagay itong panahon po ng ating Panginoon Jesus,
ay hindi natural sa isang lalaki ang bidalang pichelo, yung banga ng tubig. Ito ay tanging trabaho lang mga babae. But at that particular moment, in-specify ng Panginoon, may lalaki kayo mga kasalubong, idala siyang pichelo ng tubig, sundan ninyo siya. At dito pakikita po natin ang Panginoon ay alam niya mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Alam niya kahit hindi kanya nakikita ng personal, alam niya mga bagay na nagagano sa buhay. At dito makita natin that God being an omniscient God and God being an omnipresent God and God being an omnipotent God is a God that na walang maililihim sa kanya. Kaya sabi niya, makikita niyo ang isang lalaki may dala ng isang banga ng tubig, sundan niyo siya. Then, verse 14, sa bahay ng kanyang papasukan, which is, hindi naman nakikita ng mga alagad during that time habang nagkukwentuhan sila o sinasabihan sila ng Panginoon Jesus, but Jesus is giving them instruction, sa bahay ng inyong papasukan, ay sasabihin niyo sa may-ari, eh, pinapatanong po ng guro kung meron kayong silid na maaaring magamit niya at ang kanyang mga alagad para sa hapunang Pangpaskwa. Ibig sabihin para bang it is a pre-coordinated, no? Sabi natin, occasion na sinabi ng Panginoon na tanungin nyo yung may-ari ng bahay at sabihin nyo na pinasasabi ko na nagpapahanap ako na isang lugar na pwede natin pagdausan ng Paskwa. Okay? Balik natin sa verse 15, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid. Sa itaas na mayroon ng kagamitan, ibig sabihin, ready na, doon ang table, doon kayo maghanda para sa atin. And then verse 16, nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya na sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang Pangpaskwa. Okay, pagdating na doon, okay, nagpunta lang Panginoong Jesus, kasama na yung mga alagad, no? Maging si Judas na magkakanulo sa kanya the following day because the Passover is the day before na ang Panginoon ay pagkanulo ni Judas. Now, sa verse 22, habang kumakain sila, si Jesus ay tumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at tinapot sa mga alagad. Ito na po, sinabi niya, kunin niyo ito, ito ang aking katawan na ito ang aking katawan na ipinaghati-hati. Okay? Pagkatapos kanya pinaghati-hati, tinapot siyang agad, sinapun niyo ito, itong aking katawan. At verse 23, dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos, inaabot din niya yon sa mga alagad at uminom sila lahat. Okay? Sa verse 24, at sinabi niya, ito ang aking dugo na pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Sa verse 25, tandaan niyo, hindi ninyo ako, hindi na ako muling iinom ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin ko ang panibago sa kaharian ng Diyos. At umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagpunta sila sa bundok ng Olibo.